This is Pepper. Ayan, si Pepper. Hi, Pepper. She doesn't eat too much. Alam mo, siya yung asong train na trade. She doesn't eat anything in between meals. Sa gabi lang daw. Sana lahat kami ganun para at least kami ay mapayati sa bahay. Okay guys, hi! Welcome back to my channel. It's me, Anton. And today, kasama ko si Trisha. Hi. Again, my cousin. Umorder ako dun sa Korean restaurant na Busan Kitchen. If you haven't watched my previous video about them, dun sa rice cake or sa chok foam video, you may watch the link here above. You may click there para at least mapanood nyo. Actually, natuwa kasi sila nung nag-video ako nung chok foam video. And then, I told them na order ako ng savory items nila. Kaya binigyan kami ng ganyang karami. At yung nalaman ko na ganyang karami ang inor or bibigay nila sa amin, tinawagan ko yung cousin ko kasi hindi ko siya makakayanan na lahat. Kakainin ko lang mag-isa. Kaya kailangan i-share ko siya ngayong araw na to. So this one, actually this is authentic Korean food. Ang chef niya, si Mr. Kim. Hi, Mr. Kim. Annyeonghaseyo. Haseyo. Mr. Kim actually prepared this food for us. He's authentic Korean. Kaya talagang matitikman natin kung paano magluto talaga ang Korean ng kanilang pagkain. So, there are, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 or 12 items ang titikman namin today. This is called jajangmyeon. I think jajangmyeon, you know already jajangmyeon. This is black bean noodles nila. And then we have radish. Sorry, natapon na. And then we have an egg. And then yung radish. Kasi side dish siya. And then you pour the sauce on top. And so let's give this a taste. Amoy nga natin. Parang siyang ano, kadumot-dumot yung ilong ko din sa... Parang siyang almost soy sauce ang ang smell niya, na hindi siya sweet, no? So let's give this a taste. Cheers! Okay, good. Alam mo yung ano niya, of course this is black bean, no? But I think meron din siyang, meron siyang onion, and then meron siyang parang siyang diced meat, a beef. Kasi parang lasa siyang beef, di ba? Almost lasa siyang beef. Well, may konting sweet na siya, but not at all that sweet. And then malapot yung sauce niya, no? Very, very different. Pero masarap siya. Pero filling lang siya kasi yung noodles yung ginamit niya here is very thick noodles. Ayan. Ayan. Let's taste the other food. Tikman natin tong, ano nila. This one is their traditional pajeon. Para siyang pancake. This is their Korean pancake style. Ayun, onilo. So inside the pancake, meron siyang vegetables. Green onion siya, more or less. And then meron siyang carrots. Para siyang egg style. At lasa siyang, amoy siyang egg. So, tikman natin. Soft siya. It's soft loob. Masarap siya, di ba? Ito talagang prominent talaga yung vegetables niya talaga. Konting spicy. Konting spicy na siya. So guys, you have to be careful lana if you don't like spicy food, ha? You have to be careful with this one kasi meron siyang spiciness na sili talaga na nilagay talaga sa loob. Yung batter niya thick. May parang meat din siya. Parang it's all vegetable ata to eh. May meat ng konti. Pero wala akong nakikita meat eh. Or meron yung siguro siya yung ano. Parang may seafood siguro. Meron siguro siyang shrimp or something maybe sa loob. Para siyang ano. Squid. So seafood talaga. Thick vegetable pancake. Tignan natin naman yung mga side dishes. So this is egg roll. Meron siyang mga vegetables sa loob rin. So ganun siya. And then this one. This is kakdugi. I hope I'm pronouncing that properly. This is radish kimchi. And then, meron tayong
kimchi, ang paborito nating kimchi. Amoy na amoy yung ano, yung pagka-picking vinegary niyang smell. Tikman natin. Gustong-gusto namin yung radish na kimchi kasi malutong siya. Egg roll, lasa siyang itlog. Basically, ano talaga siya? Egg talaga siya. And then, meron lang siyang mga onion leeks and then carrots sa loob. So, next, ang titikman natin ay itong Jeyuk Bokkum. It's spicy pork and kimchi stir fry. Parang rich yung tignan. Oo. Ang Korean cooking talaga. Alam mo, hindi sila nag-hold back sa parang chili red paste nila or sauce. Kasi tinamo red na red siya, guys. So, kanina pagkabigay ko kay Trisha, subo ka agad siya. Na-realize niya, oh nga, huintayin ko yung si Kuya Anton. Not that spicy. No. Diba? Parang mas maanghang pa yung kimchi ng sobra. Ang texture niya, kasi may pag kumakain, yung meat niya, parang kung kumakain ng beef. Beef siya, pero yung tapa, alam mo yung beef tapa na texture. And then, yung spicy sauce niya is actually a little bit sweet. Sweet, spicy. Lasang-lasa yung parang red gochujang paste siguro ginamit nila dito. So I think yun yung naging lasa niya talaga. Actually, masarap to na may kanin. Yeah. Sabi ko. Para sabi ko, my God, guys. Ang sarap na to may kanin kasi masarap siyang iulam sa kanin. Oo nga, ayan, sige. Sige, buksan nga natin itong bibimbap. Ito, alam na ito ng mga Filipinos. This is called bibimbap. Yan. Rice sa ilalim, carrots, toge. Ano yung toge sa English? Bean sprout? Bean sprout. And then this is, pero para siyang almost parang earthy, planty thing. And then meron siyang minced pork sa ilalim. And then this is radish. And then meron siyang cucumber sa ilalim. Huh? Yung bibimbap niya, ang amoy niya is yung sesame oil sa kayong gochujang niya talaga. Cheers! Very mild taste. May fresh na siya dun sa cucumber. And then may carrots. And then yung toge niya or yung bean sprout. Tikman natin ngayon siya with the jeyok. Sabayan mo siya nito, Trisha. Masarap siya. Jeyok and bibimbap. Masarap siyang combination. Ayan. So, ang susunod natin titikman ay itong sundubo na to, spicy pork tofu. A spicy tofu, soft tofu. Para siyang mapu tofu ang dating. Amoy na amoy yung chili oil. Soft tofu. Medyo maasim-asim yung tofu niya. This is yung, ano ba ito, onion? Yung kechan, this is spicy beef soup naman. So, soup talaga lahat. Yeah. So, hindi siya, ano, this is soup, oh. Soup and it's red. And it with noodles. So, tikman natin itong yung kechan. Anong tawag mo ito? Yung type ng noodles? Glass noodles, yun. Medyo malambot siya ng konti. Again, kahit red siya, hindi siya ganun kaanghang. Busan Kitchen actually made it talaga in a way na hindi talaga nila ginagawang spicy. Nagbibigay talaga sila ng condiments on the side for you to be able to titimplahin mo yung taste mo talaga according to the spiciness level. So that's very thoughtful of them kasi siguro marami kasi ng Filipinos talaga na hindi talaga sanay sa spicy food masyado. Next, ito ang isa sa pinaka-paborito ko. Do you know tteokbokki? This is fish cake. And then meron siyang rice cake. And then hindi mawawala talaga ang isang malaking itlog. Dan namin sa egg. Dan namin sa egg yung araw na to. Mas spicy siya kasi sa iba. Actually talaga yung tteokbokki talaga, usually talaga ito, spicy talaga siya. Ito siguro yung pinaka malapit sa hot. Pero ito is para medium spice lang siya. Kasi tolerable naman siya no. Hindi naman siya ganun ka-spicy, pero siya ang pinaka-maanghang sa lahat ng tinikman natin. Natutuwa ako kasi, ito ay hindi ko in-order talaga, pero binigyan kami ng isang buong manok ni Busan Kitchen. And tinuro sa akin to, usually ang stock na talaga, wala talaga siyang lasa. Because they believe na mga Korean people, the traditional way of eating this one talaga is they don't put any salt and pepper or anything.
Kaya naglagay sila ng salt and pepper kasi ikaw daw dapat magtitimplam. And how you check kung tender talaga yung chicken, you put two chopsticks and then you... Too soft. Yeah. Ayan, no, very tender. May kanin siya sa loob, O'Neal. Ayan, no. Nilagyan niya ng stuff siya ng kanin sa loob. So, cheers. Tinaman natin. Chicken broth lang ang lasa. Ang armor. Wala siyang salt and pepper. Ano to? Mild and soft talagang chicken. And walang ibang, walang lansa or anything. Oh, walang lansa. Talagang pure chicken talaga siya. Sobrang fresh. Oh, grabe, oh. Talagang buong chicken talagang binigay. Thank you so much, Busan Kitchen. Ayan, so nalinis na ang aming table at kahit papano yung kalat namin kanina ay naayos na. Pero kahit papano yung ganong klaseng kalat kasi importante yun lalo na pag kumakain. Dahil pag walang ganong kalat sa lamesa, ibig sabihin. Yes! If you want to order from Busan Kitchen, you can find their link down below. Order from them and then if you want to have these items delivered to your doorstep, naglalala move naman sila. So please contact them, they're very nice. Mr. Kim and everyone from Busan Kitchen, De Dani Hamsam Nida, thank you very much for preparing this food. So thank you so much for watching our video. Don't forget to like, share, and subscribe. And please click yung bell icon beside the subscribe button para you're always notified when I post new video. So we like to end by saying always stay safe and we will see you in our next video. Take care and bye! Thank you, Busan Kitchen! We see you now.